Ayun, kumusta mga exotic? Isang magandang umaga po sa inyong lahat. So, isang vlog na naman po tayo ngayon mga exotic. So, sa vlog natin na to, ipapakita ko po sa inyo yung mga breeders ko, yung mga nakasalang po na breeder ngayon. Tapos, i-check natin isa-isa kung ilan yung may mga nag-drop na egg o yung may mga positive na sa breeding natin. So, meron po tayong nakasala ngayon na 12 pairs ng breeder ng betta fish. So, titingnan natin kung ilan ng magsasucess, kung magsasucess ba lahat or tingnan natin kung ilan yung kung magdadrop. So eto na, punta na tayo sa video at papakita ko po sa inyo yung style ko paano magbreeding. Parang may naamoy ako hindi maganda. So ayan, so let's go mga exotic, tara. So yun, dito may mga breeding tayo, lahat to nakasalang. Yan, lahat siya nakasalang on breeding yan. Check natin kung may nagsucess na. So first breeding natin dito, itong pair at success. Ayan, kung makikita nyo may mga white spot. Ayan, dami. So kukunin natin, tatanggalin na natin yung female kasi nakapag-drop na siya. So first pair natin, success. Ayan, tandaan natin kasi nagagalaw yung mga eggs. Ayan yung mga eggs. Ang daming eggs, yan o. Ang pair na yan, o. Kunin natin yung female. Para di may stress. Sana? Aw, mahirap kunin. Ito yung mahirap kunin pag ano. Sa tank nag-breeding. Yung pag-uwa ng female ang pinakamahirap. Ito yung pag-uwa sa female ang pinakamahirap. Ayan, natitulak niya na. So, gilid na siya. Oh, pag masyadong malikot, baka magalaw ang mga egg mo sa gilid. Ayan na. Okay. Kuha natin yung female. Ito yung female. Ayan yung female. Good job. So, yun yung mga eggs niya sa gilid. Medyo napaangat yung iba. So, tutulak natin pababa para maayos. Madali. Ayan, bahala na yung male na magayos niyan. Ayan, makita natin yung mga eggs, ang dami. Bahala na siya dyan. Si Mil, mag-ayos na kanyang mga eggs. Ayan yung male. So, ayan yung mga eggs. Dami. So, first batch, success. Second batch naman silipin natin. So yun, after natin makuha yung female, tatakpan natin yung male para di siya maistorbo. Yan, ganyan lang po ang gagawin natin. Ganyan lang po ginagawa kong breeding. So ayun na yung female, nandun yung male, inasikaso niya yung mga itlog. So next pair tayo, ito naman. Tingnan natin. Uy! May humihila na naman ng ano nito. May humihila na naman ng Logan. Nasakat na naman, nakapag-drop na kaya ito. Umangat yung itlogan. Pero silipin natin, wala pa namang itlog. So, preggy pa rin yung babae. Wala. Super red double tail. Pero umangat yung nila, oh. May humihila na naman dyan. So, ayan natin dyan mamaya. Baka, isang araw pa lang naman. Bukas check natin ulit kung meron na ang itlog. Eggy pa rin naman yung babae. Third batch. Hindi natin tinanggal yung female para magbreed pa sila. First, naghahabulan pa sila. Sabi hindi pa nagdadrop yung female. Malaki pa rin yung chan niya. So, third batch tayo. Dito, success. Dito, wala pang egg. Dito tayo sa third batch. Third batch natin. Ayan ang pair natin. Crown tail, tsaka copper female. Silip natin. Wala. Wala, kahit bubble nest, wala. So, wala pa to, antayin natin to. Sa third batch, wala pang egg. Fourth batch, silipin natin tong fourth. First, okay. Dalawa, wala. Third batch natin, nasa na yung ano? Ito, kinuha talaga to. O yung itlogan, wala siyang itlogan. At saka hindi pa nagda-draft yung female. So wala pa to.
Antayin natin bukas. Lagyan natin ng itlogan kasi nawala yung itlogan niya. So ayan, okay, nilagyan na natin ng bubble wrap para dyan sila maglagay ng bubble nest. So hindi pa sila nag-drop. Pareha sila nitong dalawa. So tatlo, wala pang itlog. Isa pa lang ang successful natin. Tingnan natin ang pang peep batch. Peep batch natin. Peep batch. Uy, mukhang meron ng peep batch. Ayun, nakikita nyo ba yan? Mga puti. So, successful na ang peep batch natin. Ayan na yung female. Ayan na yung male sa ilalim. Pinabantayan nyo na. So, ang problema natin dito, paano natin kukunin yung female. So, pupause ko muna ito. Kukunin ko muna yung female kasi medyo mahirap to. Yan lang space natin. Oh. Nahirapan tayong kunin yung female. Ayan, naka-steady na yung female sa ilalim. Successful to mga exotic yan. Kunin muna natin yung female. So ayun, zoom natin. Nakuha na natin yung female. Ito yung female niya. Ayan. Super red multi. Ang ano niyan, line niyan. Super red multi. Tapos ito. Ayan yung lalaki. Super red multi rin. Katawan lang yung pagkapulan niya. So ayun yung mga egg, oh. Ayan yung mga egg. Ayan, kitang-kita yung mga egg. Dami niyan sa ilalim. So huwag na natin gagalawin yan. Bigyan natin ng pagkain muna pala. Yung male. Para din niya kainin yung mga fry. Bigyan natin siya ng makakain. Bigyan niya itong kain-kainin yung mga fry niya. Lagyan natin ng pagkain yung female kasi gutom na siya. Ayan, lumayan na yung female. Yung male, kumain na natin. Okay. So, babalik na natin to. So, dalawa, success. Tatlo, ang sablay. So, yun, okay na. May harang na yung may egg. Ito meron. Itong tatlo, wala. Ito, positive. So, dalawa, 2-3. Punta na tayo sa pang-anim. Pang-anim na batch. Mukhang walang pang-anim na batch. Wala nga. Wala. Wala kahit bubble nest. Wala. Kasi ang ano nito, bata pa to. Bata pa to ang nandito. Sinubukan lang natin i-bid. Ayan. Bata pa yung female nito. Tignan natin. Ayan o. Oh. Nakita nyo maliit yung female. Ayan. Maliit yung female sa male. Ito, sama ko yung ito. Wala ayun. Ayan. Hindi makikita masyado. Ayan yung male. Yung female. Ayan yung female. Ayan. Medyo dark yung tubig niya. Masyadong matapang yung pagkatalisay. So, lagyan natin to ng bubble wrap para doon sila mag-bubble nest. Nagayaan muna natin ito. So, yun. Sa taas na breeding natin. Dalawa. 2 out of 4. Ito lang at saka ito ang nag-success. Itong tatlo at saka ito, wala pang egg. So, antayin pa natin ito. Ibibigyan pa natin sila ng 1 or 2 days kung mag-drop sila ng egg. Pero ito, sure ball na ito. Waiting to fry, waiting na lang sa mga fry nito. So, dito naman tayo sa ilalim. Ayan. Ilalim na batch. So, yun mga exotic. Tapos na tayo sa first 6 na pairs natin. So, sa unang 6 na breeders natin, dalawa lang nag-success, 4 ang wala pa. So yung 4 na yun, hintayin pa natin yun kung magdadrop pa sila. Magbibigyan pa natin sila ng 1 or 2 days kung magdadrop sila. So punta na tayo sa pang 7 hanggang pang 12 sa baba. Yun, tara, tingnan natin kung ilan. So yun, sa pang 7 batch na tayo. Ito pala, hindi ko pa nahiwalay. So ano pa to, under? Ay hindi, nakawala yung female, meron na siyang egg. Kaya lang may humila ng lagay ng yung bubble wrap, may humila na naman. Ayan yung mga egg, oh. Ayan yung mga egg nakakalat, mga exotic yan, oh. Dami, oh. Ayan. Balik natin yung bubble wrap para malagyan nila ng bubble nest. Success to, kaya lang may humihila talaga dito ng ano, eh. Ng bubble wrap. Ayan. Ayan, nasa bubble wrap na. Nakuloko talaga to, may humihila ng bubble wrap dito. So tanggalin na natin to. Divider.
bahala na sila dyan. Kukunin na rin natin yung female para masikaso ng male ng maayos yung kanyang mga eggs. Yan, ito lang kasimple yung setup ng breeding ko. Yan. Ito lang ginagamit ko. Yung divider. Direkta na. Direkta na sa beta tank ang breeding. So, success na to. Pukulin na natin yung female. So, yung female, nalagay dito sa gilid. Hayaan mo na si male dyan na mag-asikaso. Kasi nakapag-drop ka na. Yan. Pukulin natin. Opa. Behave. Yun. Oh, ito yung female natin. Copper yung female. Ayun, hindi natin ma-zoom. Na-focus. Ayan yung female. Copper. Tapos yung male niya ay super red. Tingnan natin kung anong lalabas. Ayan. Hayaan na natin yung male dyan na mag-asikaso. Baka may stress. So, yun. Unang silip pa lang sa baba. First, number 1 ulit, parehas ito sa taas, meron. Ito na, meron din. Sa second, pangalawa na tayo. Pangalawa dito sa baba. So, pang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pang 8 batch. Pang 8 batch, sisilipin natin. Ay, nako, may humila. Sino kaya humihila nito? Yan, problema ko rito yun, oh. May humihila ng bubble wrap. Hinila yung bubble wrap. Yan ang problema ko rito. Yan, oh. Pero di ko alam kung nakapag-drop sila rito ng egg. Kasi andun yung female sa baba, tsaka yung male. So baka hindi pa rin kasi walang egg. Dapat may egg dito na nakalutang kung nag-drop na. So baka hindi pa ito nagda-drop. Pagbibigyan pa natin ito. Yung may humihila kasi nung ano. So tatakpan natin yun para siguradong walang humihila. Tatakpan na natin yun. Yung itong taas para hindi na nila magalaw. May humihila kasi rito ng bubble wrap. So wala to, antayin natin to. Balik muna natin. Ayan, balik muna natin dito. Silipin natin ulit bukas yan kung meron na. So to, ito inihila rin. Pero may itlog to. Ito positive to. Ayun oh, nasa gilid oh. Buti na lang kahit papaano may naiiwang mga eggs. Ayan oh, gaya nito. Ayan oh. Kung makikita nyo mga exotic, hinila na naman yung bubble wrap sa gilid. Pero yun yung mga eggs nando sa gilid. Oh. Ayun, ang dami. Yan, kita nyo. Ang daming eggs. So, bahala na si male na mag-ayos nyan. Ibabalik natin itong bubble wrap sa ilalim para mabalutan niya ng bubble nest. Yan. Dapat may ilalim yung... Ayan. Yan, nasa ilalim na yung mga, bahala na siya mag-ayos niyan. Pukulin na natin to si female. Very good ka na, female. So, ito yung female niya. Yan, kulay blue, blackhead blue, steel blue. Good job. So, ayun yung mga egg, nakakalat, nakaka-exotic yan. Meron dito, meron dun sa gilid, meron dun. So, bahala na si male mag-ayos niyan. So yun, so far, nakadalawa na tayo dito sa baba. Ito positive, ito negative, ito positive. So lahat-lahat, isa, dalawa, tatlo, apat. 4 out of 4? Oh, 2, 4, 6, 8, 9. 9 out of 4. 4 out of 9, yung nag-positive. 5 negative, 4 na positive. So dito tayo sa pang 10 batch. 10th batch, isilipin natin. Ito, bata pa yung male nito. At positive na rin, mga ka-exotic. Kaya lang, hindi niya nilagay sa bubble wrap. Hindi naman hinila yung bubble wrap, pero yung egg niya ay nandun sa gilid. Ayan, mga ka-exotic, ang dami. Ayan, oh. Ayan yung male. Bata pa. Yung female ay red dragon. Red dragon ng female nito, yun, oh. So, kung ayaw niya ilagay, wala tayong magagawa. Ayaw niya ilagay sa bubble wrap. Pukulin na natin yung female. Ayan, yun yung female. Nakaready na siyang napakuha. Ay, wala. Nakawala. Dito ka na, female. So, yun. Nakuha na natin si female. Ito ang female niya. Red dragon female. Good job.
Inayos ko lang kasi umangat yung mga itlog. Ayan. So, bahala na si Mail dyan mag-ayos. Iwanan natin para hindi ma-stress. So, ayan mga exotic. Inayos na natin. Nilagyan na natin ang harang. Ito yung female red dragon. So, 5 out of 5 na tayo mga exotic. 5 negative. 5 yung nag-positive. Isa, 2, 3, 4, 5. 5 na ang good. So, meron pa tayong last 2 pairs. Nasisilipin. Nako, mukhang masama yun doon sa dulo. Mukhang nahihila rin yun, no? Pero sisilipin natin kung may mga eggs na nakapaligid. Ito muna tayo. So, dito tayo sa pang 11 pair. 11 pair. So, ito sa 11 pair na to. Ang 11, ang pair na to ay Red Dragon Multi at saka Dumbo Air Female. Ayan yung female. Ayan yung male. So far, wala pa tayo nakitang itlog. So, hindi pa nag-drop yung female. At naghahabulan pa sila. Lalagyan natin sila na bubble wrap dito sa ibabaw. Kasi wala silang bubble wrap. So, kakat muna ako ng bubble wrap para dito. Ah, meron na pala ako nakat. Saan yung natira? Natira pa dito. Container. So, kuha muna ako ng bubble wrap para ilalagay dito. So, ayun, ito na yung bubble wrap. Lalagay na natin dito para in case na mag-bubble nest yung lalaki. Kasi may mga bubble nest sa gilid. So, antayin na lang natin. Bukas, silipin natin ulit to kung may itlog na. So, sa 11, 5 ang positive, 6 ang negative pa. So, bukas, babalikan natin to. Doon na tayo sa last pair. Yun yung nandun. Kita mo, nakaangat na naman yung bubble nest. May gumalaw na naman sa bubble nest. Sa bubble wrap pala. May gumalaw na naman sa bubble wrap. May humihila na naman pataas. Kaya nagalaw na naman. So, kukunin natin. Ito. Ayun, no? Ayan yung pair. Ito, walang itlog. Ayan ang pair niya. White platinum number at saka super red din yung lalaki. So, tingnan natin dito. Ito, positive to. Ayan, mga exotic. Kita nyo, ayun, no? May mga eggs na kakalat. Ayun, ang dami, oh. Ayan mga exotic. So may humila na naman ng bubble wrap. May mga itlog din sa gilid ng bubble wrap. So iayos natin to para makapag-gawa ng maayos na bubble nest daddy. Ayan. Magawa siya ng maayos na bubble nest at ilalagay niya dyan yung mga egg niya. So hayaan na natin siya dyan. Kukunin na natin si female. Female, lalika na. Mukhang nabugbog si female ah. Kailangan na natin siya talagang ikuha. Makuha. Opa. Ayun, nakuha na natin si female. Nabugbog talaga siya mga exotic. Kaya kita nyo, kawawang kawawa yung female. Oh. Pero success siya. Kahit pa paano, nakapag-drop siya. Pero kawawang kawawa. Kailangan natin na recondition to kawawa to. Nagulti masyado. So, yun. Ayan, nakakalat talaga. Ang daming itlog nito mga exotic. Ayan, oh. Meron dito, meron dyan. Ayan, nakakalat. Ayan, oh. Paikot mga exotic. Sobrang daming itlog. Paikot. So, iwanan natin yan para maayos niya yung mga itlog niya. Papakainin natin itong female. Kawawa naman to. Pero good female siya kasi dami niya nilabas. So, yun. Okay na. All in all, mga ka-exotic. So, meron tayong nag-drop na 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ang nag-drop sa mga breeding natin. 6 dito. So total of 2, 4, 6, 8, 10, 12, half, balik alate, 6 ang nag-positive, 6 ang good, 6 ang wala pa. So bukas isilipin natin yung 6 na natira na wala pa. So far may 6 breeder na tayo na positive ang itlog. Dami, sana marami tayong mapalaki na fry sa mga breeder natin na to. Mga good breeder talaga itong lahat, yung mga pair na to. Pero wala pa yung iba, wala pang ano. Nagliligawan pa rin kung matagal yung ligawan nila. So yun mga exotic, tapos na tayo mag-check sa ating mga breeder pairs. So di na masama mga exotic. 6 over 12. So 50-50. 50 yung nag-positive, 50 yung wala pa. So di na masama sa mga pair natin. Marami-raming fry na rin yun. Sana marami tayo mapalaki. So medyo magastos-gastos na naman na pakainan to ng BBS. No? BB French shrimp, magastos na naman to. Susunod na video natin, papakita ko po sa inyo yung check natin ulit yung wala pang hindi pa nagda-drop.
i-update natin kung meron pa bang magda-drop sa kanila doon sa mga hindi pa nagda-drop na anim. Tapos sa sunod na video na naman, i-update ko kayo tungkol doon sa kung may nag-free swim na ba. So, update ko kayo sa progress ng ating mga breeding. So, yun, kita-kita tayo sa sunod na video, mga exotic. So, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, huwag niyo pong kalimutan i-click yung subscribe button at notification bell para lagi po kayo updated sa mga breeding natin ng betta fish at sa mga iba pa nating isda na alaga, mga exotic. So, parami ng parami yung mga alaga natin. Meron na tayong betta, meron tayong guppy, meron tayong molly, meron na tayong platy, at meron na rin tayong blue polar parrot fish. So, parami ng parami, iba't ibang klase na yung mga isda natin, mga exotic. So, hindi naman tayo masyadong na-addict sa isda, no? So, yun lang. Maraming salamat po, mga exotic. Kung hindi po kalimutan mag-subscribe, at kita-kita tayo sa susunod na video. God bless po sa inyong lahat. Maraming salamat po. And I'm out.